at para kumita ng 10 million, magkano ang kailangan mong invest? Whether yan ay factory, yan ay real property, whether yan ay creative industry, no? Magkano ang kailangan mong invest? Okay. Ito ang investment lang nila, nirentahan lang yung sabungan at saka camera. Vending center. Walang create na productivity, walang pagkain, walang knowledge, walang whatever. And then one individual will be making 18 billion a year. Oh, so tanong ko sa inyo ngayon. And I, it's not against Mr. Ang, it's against in general. Kahit sinong may business, gagastusin niya part of business niya, huwag siyang isara. Oh, so kung ikaw ngayon ay may isabong franchise, kumikita ka ng 18 billion, anong willing mong gawin para hindi na? No. So I hope the presidential candidates will not accept campaign funds from them. Wala namang aamin. Pero sana hindi mag-accept. And one proof na talagang yan mo, why don't we make a stand? Hindi po totoo ha, na hindi mapipigilan yung sisabo. Sabi kasi nila, pag wala daw sa PANCOR, tuloy-tuloy daw to. Hindi po, kasi may internet address yan eh. Yung unang laban, pwede makalusot, pero matatrace mo yan, mauhuli yan. Secondly, ayaw ng mga sabungero na hindi live. Eh baka po, pusta ka, tapos na yung laban eh. Naalala niyo nung delay, parati yung MVP dito. Nung may kilala ka sa abroad, nag-long distance, pare panalo. Eh lupi, kung makapagpustahan, alam mo na kung sino nanalo. So napaka-importante sa isabong live siya. So pag live yan, may IP address yan, mahuhuli ng polis kung gusto mo talagang bulihin. So hindi natin hinihingi sa ngayon na ipagbawal ang sabong ha. Ang sabi natin ang sabong para sa sabungan. Ang mga casino games para sa casino. Ang pagtotong is dyan yan sa lamay sa bahay nyo. Huwag nyong ilagay sa internet kasi sobrang nakaka-adi. Yun lang po, nilalagay ko lang sa perspective ko. Subscribe to SMNI News Channel and turn on notification button for more news updates.